USB LCS audio microphone. So yan, makita natin pagka tayo nagsasalita, napupuno or nagpipil up din tong ano, kulay blue, yan. Yan, makita nyo itong ano, mute microphone. Pwede hinaan yun dito. Yan, palakas ng palakas. Hanggang 79, 83, hanggang 90, hanggang 100. Yan, man. Naka-maximum na yung ating mic level. Yon, ganun lang po guys yung ating pag-ano, pag-setup ng microphone para sa Windows computer. Mabuting araw po sa lahat. Ngayon ay mag-unbox po tayo ng ating nabili sa Lazada na USB condenser mic. Tara, i-unbox na natin. Bubble wrap para protected yung mic. USB microphone. So, meron siyang manual, USB mic condenser manual, instruction manual. Lagay yung specifications, yung product data. Meron siyang 3.5mm headphone. Interface, indicator light meron, tapos yung microphone connection niya is USB plug. Okay, so meron siyang USB cable na type A tsaka type C para pwede siyang gamitin daw sa computer tsaka sa mga Android phone or iPhone natin. So general operation niya is dapat yung speaker or yung mouth ng speaker is nasa layong 15 cm dun sa mismong microphone para gumana ng maayos yan. Check pa natin dito. So yun, nandito na yung rin yung mga troubleshooting sa may instruction manual niya. Yan. Okay, tignan pa natin yung mga included dito sa box. Oh, meron siyang ano, free headset na maraming ano, silicone earbuds. Okay, may free gift na din sa seller. Ito yung foam or ano, foam ng microphone itself. Ah, ito yung mismo microphone. Yan. Yung condenser mic. USB condenser mic. Yan, meron siyang head, yan, headset jack or 3.5mm jack. Tapos nandito na rin yung kanyang volume adjustment. Okay, pwede pala siyang ano, kabitan ng bracket para kung gusto mo siyang bilhan ng another bracket na parang ina-adjust or nakahang nasa okay. Tapos meron siyang eto USB type A tsaka USB type C yung kabilang dulo para pwede siyang gamitin sa computer. Tapos ito yung sa mismong dulo na is isasaksak dito siya sa ano, sa mismong condenser mic. Yan, dito pala sa baba. Yan. Okay, tapos meron din pala siya dito ng ano, yan o, USB type C to type C ng kabilang ano end. Tapos kung ayaw mo naman ng bilan ng another bracket, medyo kapos sa budget, meron na rin siyang stand. Ayan o, para i ano na lang, kakabit na lang dyan o, tapos already na, pwede nang gamitin. So test na natin kung okay yung audio quality. So yes, andito na tayo sa ano, assembly part. So ito is
kakabit lang dito. Kabit lang siya dyan sa tripod niya or sa stand. Tapos itong mismong condenser mic is yan, kakabit siya dito. Setup na siya. So para gamitin siya sa cellphone, ikakabit nyo lang to. Yan, ikakabit tong dulo na type C dito sa baba. Yan, kakabit mo lang yan dyan. Yan. Okay, tapos yung kabilang dulo, ikakabit mo dun sa ano mo, type C port ng yung smartphone. Okay, tapos kung gagamitin naman natin siya sa ano, sa computer, mas medyo technical yan, so pakita ko na lang din. So eto, so ikakabit siya dito, ilawan natin para makita ng maayos. So yan, kakabit siya dito sa baba na part ng microphone. Yan yung USB Type-C. Okay, tapos itong kabilang dulo naman, eto USB Type-A nya. Oh, USB Type B ba to? Okay, yung kabilang dulo niya is kakabit sa USB port ng computer. A few moments later. So, tapos na tayo dun sa assemble na part. So, pakita ko lang dito kung paano i-set up yung mic sa mga Windows computer. So, para ma-install o ma-set up, click lang tong start. Tapos dito sa search bar is i-type lang yung mic setup. Ayan, para ma-i-add yung ating USB condenser mic, setup natin siya dito sa settings, sa time and language, tapos speech. Tapos dito sa may bandang microphone, get started. Click lang yung get started. Tapos yan, lalabas yung troubleshooting na window. Cortana cannot hear me. Click lang yan, tapos click lang tong microphone USB LCS audio. Piliin yung microphone USB LCS audio. Tapos click yung next. Tapos click yung set up the mic. Tapos sa mic calibration, sabi dito, or it says, I'll give you a phrase to repeat so that I can be sure I'm hearing you correctly. Make sure you're in a quiet place and your microphone is set up correctly. So, click lang yung next. Tapos, basahin lang yung pinapabasa ni Cortana. So, Peter talks to his computer. He prepares it to typing and particularly prepares it to pen and paper. So, yan. Nag-green na or na-pipil na ng red. Peter talks to his computer. He prepares it to typing and particularly prepares it to pen and paper. So yan, na-detect na yung ating condenser mic. So close na natin to. Nasa isa pang way para ma-detect yung ating condenser mic. Click lang tong icon na to, tapos right click, tapos i-open or i-click yung sound settings. Tapos sa system, tapos click yung sound. Dito sa bandang input, click lang tong microphone USB LCS audio microphone. So yan, makikita natin pagka tayo nagsasalita na puno or nagpi-fill up din tong kulay blue. Yan makikita nyo tong mute microphone. O yan, naririnig nyo na ba ako, guys? Palakas. Hanggang 79, 83, hanggang 90, hanggang 100. Yan, naka-maximum na yung ating mic level. Yon, ganun lang po, guys, yung ating
pag-setup ng microphone para sa Windows computer. Okay. Final input. Ito. Okay naman. Para sa price niya, less than 700 pesos. Nakuha natin to guys, itong 66 sale nila. It's a 650 tapos free shipping pa. Yung build quality, mukhang premium naman. Parang plastic lang, pero hard plastic naman. Hindi naman siya mukhang madaling masira. Tapos yung ano niya, sturdy rin yung ano, yung build quality ng adang stand. Kaya okay na okay. So, may recommend ko to para sa mga ano ngayon, mga nag-work from home. Tsaka yung mga nag-online class. Yung anak ko, kagaya ni LJ, nag-online class sila. So, para hindi na magsuot palagi ng ano, ng headset na masakit sa tenga. Pwedeng ito na lang yung gamitin natin. Yan. USB condenser mic from Lazada. Okay. So, that would be all guys. Maraming salamat po muli sa pag-subscribe sa ating channel at sa panonood ng ating latest video. Okay? That would be all. Thank you. Bye!